Yun, tamang pag-check para sa mga future mechanic para hindi na rin tayo mahirapan. Pwede ko pong ipagdamot to, mas pinili kong ibahagi para naman happy tayong lahat at alam nating lahat, okay? Ayun, magandang araw po ulit. Mirage po ulit to. Para po ito sa mga beginner, para sa future mechanic at sa mga car owner na rin. Kasi ang concern po ni Madam ay maugong. Ang kwento niya, pina-check niya daw, ang sabi daw nung isa, sira ang wheel bearing. Ang sabi naman nung isa, hindi sira. So medyo magulo. Kasi ayon kay Madam, yung history, yung pag-check, magkaiba. Ituturo ko pong muli sa inyo, ito yung tamang pag-check ng wheel bearing. Okay, sa lahat po ng sasakyan to ha, mapa-rear man yan, mapa-front man, mapa-rear wheel drive, mapa-front wheel drive, pare-pareho lang mo yan. Okay, ganito. Kung magdi-DIY kayo, ayan, sampahan nyo dito sa arm. Jack. Dito. Para may angat nyo yan. Sa front to ha. Tapos inyo-neutral nyo. Tapos papaikutin nyo yan. Kuha tayo ng hindi familiar sa ano. Si Benny, bago. Ikaw na lang. O, ikutin mo. Yan. Paikutin mo lang mabilis yan. Siyempre magpipreewheel yan. Tapos hawakan mo yung shock absorber. Dito tayo. Ayan. Anong nararamdaman mo? Malakas ang ano niya, ang vibrate niya. Saan? Sa shock mounting. Shock mounting, coil spring ang tawag diyan. Coil spring. Hindi pa po si Benny driver, si Benny hindi pa po familiar sa mga ano, mga parts kaya sinabi niya shock mounting. Pero hawakan po ninyo kagaya ng hinahawakan niya is yung coil spring. Anong mo pinaka nararamdaman? Nanginginig or nagba-vibrate. Yan. O, yun yung pinaka turn po niya. Nanginginig o nagba-vibrate. So yun yung possible na maramdaman ninyo. Vibration o kaya yung lagi kong sinasabi, pag hinawakan niyo diyan para may buhangin o kaya magaspang pag pinahikot ninyo. Sa kabila tayo. Hindi, balance mo na. Ano daw yan ang tawag dito? Sensor. May sensor. Huwag mong pagpalit-palitin. Sino po? Pogi nun, no? LC. Oh. LC 300. Oh. Hindi, huwag mo lang tanggalin yan. Ano, may nararamdaman ka? Wala na ako nararamdaman. Ayan. So yun, wala akong nararamdaman si Benny. Ganun po yun. Kung halimbawa na zero knowledge talaga kayo, kayang-kaya nyo mag-check nito. Okay? Kagaya ng si Benny, hindi naman talaga familiar pa yan sa pagmimekaniko. So, matutukoy niya na mayroong pagkakaiba. So, alam ko, kayang-kaya nyo matukoy kung sira yung wheel bearing. Kasi, alam nyo, ang naging problema ho sa pag-check, mayroon lang rin po ang ginawa nito na taga-Lucena. Ang pag-check naman ng wheel bearing, ayon sa kwento niya, hinahawakan dito sa fender. Tapos sa kapaikutin. Benny, paikutin mo to tapos hawakan mo rito. Wala akong nararamdaman. Ano? Wala akong nararamdaman. Wala kang nararamdaman. Okay. Tapos, ayun po isang pag-check niyan na ginagawa, hinahawakan dito sa body, saka paikutin. So, ikalawang pag-check naman, yung pinanggalingan ni Madam, is ilapit mo yung tenga mo dyan, tapos paikutin mo. Ano, may narinig ka? Wala. Ayun. So, yun, ganun daw po yung pag-check pinakinggan. Wala kang maririnig dyan. Okay, ganito yun. Explain ko sa inyo. Kung halimbawa,
na wheel bearing ang sira, vibration niyan o parang garalgal, mararamdaman ninyo pag sobrang lakas naramdaman ninyo sa body. Pasimula pa lang o mild pa lang at masailan yung tenga ninyo, naririnig nyo na yan sa highway pag mabilis. Kasi pag mabagal pa lang, medyo ramdam nyo na yan pagka malakas na. Eh kung di pa naman totally sira, hindi nyo mararamdaman dito sa body. So ganun po yon. Kaya dapat hindi chinecheck dito. Okay? Ikalawa, yung pagdinig na yon, kung halimbawa pasimula pa lang yung wheel bearing ninyo, wala kayong maririnig dyan. Dahil iba po yung sasakyan pag tumatakbo ng mabilis at nakababa yung sasakyan, may load na yan eh, may pwersa na yan eh. Baga nakakatanggap na ng load yung bearing ninyo, saka siya iingay. Hindi ho basta-basta umiingay yan o pakikinggan ninyo ng ganun lang. Kasi hindi nyo nga ho maririnig yan, mas mararamdaman mo siya. Okay, ganito, bakit dito sa spring? Kasi yung pinakamalapit sa kanya. Maaari, huwag kayo maaari rin kayo dito sa ball joint. Pero pinakamainam kasi sa spring dahil mas malakas ang makasagap ng vibration tong spring na to. Alam nyo naman, spring. Kaya laging hinahawakan dito sa spring. Ayun po yung tamang pag-check. Pag pinaikot po ninyo yan, kahit paanda rin ninyo, minsan din nyo na maririnig yan. Pagka mahina pa lang. Ngayon, pag malakas na, pag pinaikot nyo yan, maririnig nyo na yan. Eh, kagaya nito, nagkaiba ng findings kasi doon sa pag-check kung paano. So, ayun. Ito na po yung pinaka malapit na pag-check. Hawakan nyo po dito sa spring, in-neutral nyo, paikutin nyo. Kahit po kayo, kayang-kayang yan. Yun. Yun, tamang pag-check para sa mga future mechanic, para hindi na rin tayo mahirapan. Pwede ko pong ipagdamot to, mas pinili kong ibahagi para naman happy tayong lahat at alam nating lahat. Okay? Yun lang. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. At Benny, may shoutout ka? Yeah, shoutout for time, man. Oh, ayan. Ayan. Gandang araw po ulit.